Hello, what is up mga mom, sir, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Batman Duke Thomas from McFarlane Toys. Shout out to Hobby Boy Collectibles for this awesome, awesome action figure. So, yung first step natin ay di-disassemble. Ah, hindi. Hindi na natin kailangan di-disassemble ito kasi hindi naman natin kailangan pintahan na yung mga joints dito sa kanyang arms. Kasi black din naman yung ano. Black din yung gagawin nating kulay. Black na color scheme din. So we don't need to paint those. Sobrang nipis lang natin. Sobrang nipis lang ng kailangan na paint dyan. Okay? So pwede naman natin i-ganyan na lang at paint yung ano. Spray na lang dito. Yun na natin kailangan. Baklasin pa to. Kasi lahat naman ng parts black din. Ito lang. Yung ulo lang. Tatanggalin natin to. Yan. That's it. Tapos pwede na nating sprayan to. Yan. So wala nang iba. Wala nang kailangan i-ano. Hindi na kailangan disassemble. Yun lang. Ulo lang. Ulo lang niya. Tapos, itong axe. So, yun lang yung mga parts natin. Yung gagawin for preparation. Also, kailangan din natin ito. Yung alligator clips and blue tack. Para ma-handle yung, or ma-mask yung mga parts na hindi natin kailangan ma-sprayan. Actually, wala naman tayo kailangan i-mask dito kasi lahat to spray natin. Wala naman skin tone eh. Okay? So ito hanap lang tayo ng area na pwedeng kapitan ng blue ng alligator clip. Usually gumagamit din ako nito, ng blue tack para hindi kasi may mga ngipin yung clips eh. Para hindi ma-damage yung item. Gamit na lang ako ng blue tack, dinidikit ko rito. Kaya dito na lang part ng handle. Yan. Tapos, sa ako i-clip yung ano. Yan. Para hindi nada-damage. Tapos, ang primer na gagamitin natin dito ay Bosni number 4 flat black. So, yun. Ang gagamitin natin ang process na i-apply natin dito, dalawang coats ng primer. Okay? So, yun. Balikan ko kayo kapag tapos na. Alright, we are done with the priming phase. Ang next na gagawin natin ay mag-apply tayo ng gunmetal gray dito sa action figure ng Duke Thomas. Ang gagamitin natin method ay dry brushing. Alright, sa dry brushing, you don't need a lot of paint sa paintbrush. Siguro, kapag na-dip nyo yung paintbrush dun sa paint, so niload nyo, diba? Niload nyo dun sa palette, tanggalin nyo around 85% of it. Yan. Make sure na wala masyadong moisture yung brush, konting-konti lang. Tapos, i-brush natin dito sa figure. Pwede kayo mag-start from bottom to the top or top to bottom. Ayan. Kung saan nyo gusto mag-start yung weathering. Dito sa dry brushing method, lalabas lahat ng textures. Kasi yung concept ng dry brushing is applying a very thin layer of paint dun sa surface. Tapos lahat ng mga nakaangat na areas, yun yung tatamaan ng pintura. Lahat ng mga nakalubog, yun yung hindi matatamaan. So, kaya tayo nag black na primer para yun na yung shadows niya. Lahat ng makukulay natin, yun yung magiging mga highlights. Alright, next, gamit tayo ng Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata. Para sa mga base coat dito sa armor. Actually, the dry brush lang din natin, pero mas covered yung surface. Okay? So, itong armor niya dito sa waist or sa abdomen area, sa shoulders, sa gauntlets, tsaka dito sa kanyang foot armor. Tsaka dito rin pala sa kanyang parallax. Okay, try natin. Yan, loaded na to with silver paint. Okay? Tapos medyo tanggalin lang natin yung kalahati. Siguro mga 50% tapos dry brush ulit. Yan, para mas silver siya compared sa gunmetal. Yan, no? Yan yung comparison. Mas shiny. So, ito yung gunmetal, ito yung silver.
Alright, we are going to use the Vallejo Acrylic Metal Color Oro 77.725 Gold for additional color separation and details. Natin yan dito sa logo ni Batman. Para may additional contrast, hindi lang siya puro silver. May additional warmth din ng kulay. Okay, next dito naman tayo sa faceplate niya. Ang kulay na gagamitin natin ay white. PH 180 White from Armored Komodo Water-Based Primer. Yan, sort of base coat natin yung buong face niya. Okay? Hanggang dito. Pwede rin from bottom to top. Yan, parang dry brushing motion. Yan. Pero mas loaded yung brush natin kasi base coat natin siya. Siguro mga kalimang coats tayo dito. Alright, mga 5 coats ngayon na apply ko dito para maging ganito kaputi. Okay, para mas opaque yung white natin. Tapos gagamit tayo ng Pilot Twin Marker. We are going to use the extra fine tip para makapag-add ng face details. Okay, sketch muna natin yung pattern. Hanggang dito sa nose. Tapos up, down, up, down. Okay. Alright, gumamit na rin ako ng black na water-based primer para malapatan natin yung kanyang pattern dito sa eyes. Yan. Para mas opaque siya. Kasi ink minsan nagiging translucent din. Yan. Para mas black pa siya. Mas opaque. Lada na rin dito. Alright, gamit tayo ng leather brown na paint para makapag-apply tayo ng wash dito sa belt. Okay, wash natin. Tapos, after siguro 3 seconds, wipe off agad natin para hindi mag-settle yung paint. Alright, next gamit tayo ng PH 180 White water-based primer para ma-paint natin yung logo ng Kiss dito sa likod ng kanyang cape. Okay, gamit tayo ngayon ng flat brush para yung isang stroke natin makakover yung buong area. Papractice natin ngayon yung typography natin dito sa back ng cape niya. Medyo challenging lang kasi may texture yung cape eh, di ba? May mga folds din. Okay, tara start tayo. Okay. 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 So medyo bold yung typography niya. Hindi naman kailangan ito sobrang hindi naman kailangan sobrang straight. Kasi i-feather pa rin natin 'to eh. Okay, tapos letter I. Okay, nagawa na natin yung Kiss logo using this flat brush. Tapos ang ginagawa natin ngayon yung stroke naman. So gagamitin ko ay mas rounded yung brush ko ngayon pero fine yung tip para mas fine yung resulta ng hagod natin dito sa surface ng cape. Yun nga lang, medyo challenging pa rin dahil marami siyang folds. Pero ang maganda naman dito mga ma'am sir, hindi nyo kailangang super straight nung pagkaka-execute ng mga lines. Kasi, yun nga eh, mas weathered yung atake natin dito sa painting style. Yan mga ma'am sir, tapos na ating silver and gold na paint na application dito sa ating Kiss X Batman na custom. And naglagay na rin ako ng Kiss logo sa likod. Medyo challenging kasi medyo, yun nga, may texture yung cape tsaka may mga folds pa. Yan. Pero yun nga, kasi hindi naman kailangan super straight nga yung mga lines. Kaya nagdagdag na rin ako ng level of weathering.
ang gagawin natin ngayon na proseso, maglalagay tayo ng parang light effect dun sa action figure. So para silang parang lighted sila by a spotlight from below. Ang gagamitin natin ay Hero High Pigmented Water Based Acrylic Phthalo Green. Tapos yung highlight natin dyan ay lime green. Tapos yung extreme highlight na gagamitin natin, mag-a-add lang tayo ng white dito. Okay? Tara game, execute na natin. Okay, na-load ko na yung brush ko with Phthalo Green from Hero Paints and mag-start tayo from the bottom pataas. Okay? Ganun yung movement kasi yung spotlight dun sa concert ni na Gene Simmons or Kiss or yung member ng Kiss, yung spotlight mula dun sa bottom, iba yung spotlight na mula sa taas. Parang red yung ginagamit nila from the top, tapos green naman yung from the bottom. Okay? So yun, start tayo from the bottom. Okay, pataas. So pwede tayong mag dry brush dito ng mas maraming kulay, tapos paakyat. Dito kasi nagfe-fade na eh. Nagfe-fade na rito sa taas eh. Ayan. Pwede nyo i-overlap yung logo na ginawa natin ah. Ayan. Pwede i-overlap yan. Para may illusion na yung Kiss logo nasa ilalim ng spotlight or na iilawan siya. Ayan. Yun lang. Yun lang yung first process. Ayan. Very thin layer of paint lang yung ina-apply natin dito sa dry brushing ah. Tapos yung hagod, yung brush control natin dito, very light lang. Okay. Halos wala nga moisture yung brush eh. Kaya dry brushing din yung tawag. Siguro mga 85% nung niload nyo na paint, matatanggal. 15% lang matitira. Yun yung ratio ko dito sa dry brushing effect na ginagawa ko ngayon. Dito, pwede nyo padaanin dito sa armor. Yan, pwede nyo padaanin dyan. Kasi ilaw yan eh. Lahat yan matatamaan. Yan, spotlight yan eh. Yan. Mula sa concert nila. Okay? Yun lang. Pati dito gagawin natin yan. Tsaka dito sa harap. Alright, we are done with the phthalo green. Ang next na color natin na gagamitin ay, ba to? Lime green from Armored Komodo. Okay, same method lang, dry brushing from the bottom. Okay. Para mas may highlight siya. Ito yung first level of highlight. Yan. So, ibig sabihin, mas yung light source natin, mas nanggagaling sa ilalim. Mas maliwanag siya from the bottom. Okay, last na process pala, nakalimutan ko na. Muntik ko na makalimutan. Mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water Based Acrylic Warm Red naman para sa mga blood effects. Gamit tayo ng sponge para makapaglagay tayo dito sa armor niya. Dito. Siguro dito sa chest, somewhere. Dito sa kanyang ab section, dito sa legs yan. Okay, tara, try natin. Konti-konti lang to ah. Dito, sobrang dami. Okay. Kaya sa paglalagay nito, ingat na lang. Okay, dito, since magagaling yung blood dito sa kanyang mouth, try natin i-drip dito sa chest. Ayan. Lagay lang tayo dyan ng unti. Chest. Ayan, sa logo. Kasi sobrang plain ng logo eh. Ayan, sobrang gold lang niya. Ayan. Itong mga blood effects na to, nagkikreate din siya ng additional contrast dun sa armor. And kuwari dito sa dito sa shoulder armor niya. And pwede tayong mag-add diyan kahit konti lang, ayan oh. Ayan, para lang hindi sobrang para lang nabe-break niya yung monotony nung kulay or nung space. Ayan. Para mas mukhang detailed yung paint job. Ayan. Mas maraming layers, mas detailed siya tingnan. Okay, dito rin sa legs. Yan, kunwari umabot na yung blood dito sa legs. No? Yan, para lang, yan. Medyo asymmetrical yung gagawin natin, yung asymmetrical balance. So meaning, kung meron ditong blood sa right shoulder niya, meron namang blood effect dito dun sa opposite.
para mag-create tayo ng asymmetrical balance. So yun mga mom sir, tapos na yung ating Batman X Kiss custom na Gene Simmons version. Hindi ko pa ito nalalagyan ng top coat, pero after nitong recording, ang top coat na gagamitin ko dito yung Bosni Flat Clear. Yan. Okay naman yung joints, wala naman pinagbago, same pa rin. Hindi naman ako nag-paint ng makapal dun sa joints, super nipis lang, kaya super minimal ng percentage na magkaroon ng paint chipping and paint rubbing. Pero, syempre, meron pa rin chance. Yan. So, yung ginawa natin dito, unang-una yung silver na colorway tsaka gold. Tapos, yung white na faceplate. In-extend ko na rin dito sa, ano, sa kanyang ears or horns. Tapos, yung guitar, metallic din. Tapos, after nun, since meron na tayong groundwork to work with, meron na color separation, nilagyan natin ng ilaw, yung light effect. Yung light effect na gusto ko, yung parang sa concert nila, green yung color dun sa green yung color ng spotlight or yung light na nag-reflect from the ground. Kaya yun yung ginawa natin dito, yung pinaka-intense na light nandito sa baba, tapos yung medium na intensity nandito sa may middle part ng kit. Yan. Tapos sa likod, nag-drawing tayo ng logo ng Kiss using a flat brush, tapos yung outline mas manipis na brush. So, ganun din, gradient cape din yung process natin dito, yung technique na ginawa natin dito sa likod. Mas, nag-add din ako ng gold na color para meron tayong konting color separation. Hindi lang siya very monotonous na silver. Okay? Tapos, yung pinakahuling step, nag-add tayo ng a warm red para naman sa mga blood effects. Okay? So yun lang mga mom sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye! Ano siya? Ayan, 360. Ayan. Okay? Mag-upload din tayo ng mga photos and reels. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye!